Alex Padriga. Bakit? Anong kailangan nyo? Ikaw ngayon nasa video. Sandali, sandali, sandali. Alam. Kung matakot, kakakusapin ka lang namin. Girlfriend ko yung babaeng pinagbibintangan mo sa video. Kung hindi lang ako binayaran ng 50 mil na yan, di ko naman lalaglag siyota mo eh. Nadoblehin ko. 100,000 piso. Basta sundin mo lang yung papagawa ko sa'yo. Ano yung gawin here, Dad? Same reason as yours. Sinusuportahan ko, mami mo. Akala ko pagalit ka sa kanya dahil kay Kristine. Nire-resolve na namin ng daddy mo ang lahat ng mga problema namin. And after tonight, everything will be better. Diyan ka nagkakamali, Alejandra. Mas dadami pa ang problema mo pagkatapos ng gabing ito. Ako po si Aris Padriga. Binayaran po ako ng 50,000 piso ng mga tauhan ni Alejandra Castillo para magsinungaling at para sabihin ninakaw ko ang lahat ng mga ebidensya laban kay Dr. Kristine De Jesus. Is it true na nagbayad kayo para madihin si Ms. Kristine De Jesus? Hindi ko kilala ang lalaking yan. I have nothing to do with that video. Alam ko hindi ako yung tipong taong natutuwa kapag nagdudusa yung iba. Pero si Alejandra, hayop siya. Buti nga sa kanya. Pare, nasinyos na naman yung kliyente mo. Yung Kristine De Jesus, connected na naman siya sa mga Castillo. Ito, panoorin mo. You should have known na walang kinalaman si Kristine dito. Ano naman ang malay ko kung desperada na rin siya, kaya niya nagawa yun. Sa ko gustuhan kong makatulong, ako pa ngayon ang napapahamak. Kumusta na si Mama? Ayun, katulog na rin. She's really upset with what happened. Grabe pala talaga yung politika, no? Lahat ng baho talagang inuungkat. Yeah, pero mahalaga, alam mo yung sino nagsasabi ng totoo o hindi. Ibig mo sabihin, pwedeng sasabi ng totoo yung lalaki? Na talagang binayaran siya ni Mama? No, Mom will not do that, especially at this point in the campaign. Pero, Han, naalala mo ba yung sinabi niya na gagawin niya lahat para makulong si Kristine? Yeah, I remember. Pero she's not that desperate. Hindi siya katulad ng mga kalaban niya. Mom's not perfect. Ang daming sabay na nagawa nun, pero she's my mother. I'll stand by her whatever happens. Ramdam na ramdam ko yung pagpipigil mo, partner, para huwag kontrahin si Alejandra. Well, it's pointless arguing with her. Hindi siya magpapatalo, lalong-lalo na pagdating kay Kristine. I have to find a way to protect my daughter from further attempts of Alejandra nang hindi ko siya awayin. Wow. How would I do that? Panindigan mo na lang. Thank you. Yung pagbabati ninyo yung dalawa. Total, hindi mo naman siya mababago. So, might as well play along with her. Dance to her music. Wow. This is all your fault. Napahiya ako nang dahil sa'yo. I'm sorry, tita. Hindi naman kasi ako sanay sa ganitong trabaho. First time pong gumawa ng ganun. That's your excuse? First time mo na nga hindi mo pagginalingan? Ngayon, napahamak tayong lahat. Okay, tama na yan. Huwag mo na siyang kagalitan pa. Ang dapat nating gawin, kausapin ang partido tungkol doon sa mga nangyari. Alamin kung sino ang may kagagawa nun. At paano napunta sa kanila yung video? Tayo-tayo lang naman yung nakapanood nun. Anong ginagawa mo dito? Naiwan ko kasi yung telepono ko dito. Hindi ko napansin na nahulog pala siya. Hindi ka dapat basta-basta pumapasok dito dahil workspace namin to ni tita. Si Joyce! I saw her here sa study after ko ipakita sa inyo yung video, tita. Siguro siya yung sumasabotay sa inyo. That's really nonsense. Why would Joyce destroy the video? That's potential evidence. That guy could be a witness to her case. I don't know. Pero tayong lima lang yung nakapanood nun. Kayo, Tita Alejandra, Tita Salve, si Lawrence, si Joyce at ako.
At kay Joyce lang po ako walang tiwala. Yeah, right. Nonsense siyang bintang mo kay Joyce. Because she would be the happiest person kapag nakulong muli si Kristine. Tumigil ka na. Idinidiin mo na naman si Joyce dahil siya ang napangasawa ng apo ko. Di ba? Maniwala po kayo. Iba po talaga yung kutob ko sa babae niya. Nako, tumigil ka na nga niyang kabibintang mo. Puro nonsense. Ibig sabihin nito, kayo ba ang sumabatahin ng campaign ni Alejandra? Huwag na kayong tumanggi. Namukhaan ko yung lalaking pinapahanap mo sa akin, Noel. Salamat nga pala dun, Tola. Dahil sa'yo, naisahan namin si Alejandra. Delikado yung ginagawa ninyo. Hindi ba nga natatakot? Paano kung mabuko kayo ni Alejandra? Pababaksakin na muna namin siya bago mangyari yun. Kaya kailangan namin itulong mo ganyan. Bilisan natin, inaantay na nila tayo doon. Sandali lang, magpaalam muna tayo. Don't worry, Congressman. Ginagawa na po namin ang paraan yung issue. Yes po, everything is under control. Yes po, thank you. Mama? Yeah. Mama, aalis lang po muna ako sandali. Dadalhin na lang ako sa bahay. Oh, hindi ba sasama si Lauren sa inyo? Hindi po. Marami daw siyang aasikasuhin sa kampanya ninyo. Okay, pero magdala kayo ng bodyguard. Hindi na po. Kaya ko na po. Kasama ko din naman po si Shakira. Okay. Ingat kayo, ha? Bye. Take care of her. Tita, pwede ko ba silang sundan? Bakit? Hahanap lang ako ng proof para patunayan yung duda ko laban sa Joyce na yan. Alam mo kung sino dapat mong hanapin, Hana? Yung lalaking bumaliktad sa atin. You're wasting too much time pursuing your personal vendetta against Joyce. Sige po, tita. Pupuntaan ka na po yung witness. Go. Dito, Kristine. Danny, may kailangan akong sabihin mo sa'yo. Hindi ko alam kung paano ko. Maraming salamat, ha. Kung hindi dahil sa'yo, baka binulik na ako ni Alejandro sa presinto. Teka, sandali. Magkakampi na kayo? Gusto kong sabihin sa'yo. May ebidensya na tayo at may magaling na tayo ng abogado. Ibig sabihin niyan, pwede na natin kasuhan si Alejandra. Teka, yung ebidensya bang sinasabi ninyo? Yun yung video ni Aris? Oo, wala kasi ebidensya naman yun, ha? May problema tayo, eh. Maraming hinaharap na kaso yan si Aris, kaya hindi siya credible na maging witness. Diba nga, nabayaran niyo na siya para magsalita laban kay Alejandra. At isa pa, during the investigation, sigurado ako mauungkat ulit yung pagnanakaw ng ebidensya. Sino naman na may ipit?
ibig sabihin niyan, kailangan natin maghanap ng ibang ebidensya laban kay Alejandra? Ganun na nga. Ano kung huwag niya na lang kaya ituloy yung paghihigantin niyo sa kanya? At ano? Hahayaan na lang natin si Alejandra na gumawa ng masama. Hindi na pwede. Kailangan ko na umalis. Hinahanap lang ako ni Lawrence. Oh, sige, Joyce, mag-iingat ka. Sige, mag-iingat din kayo. Ako pupunta na kay Father. Sige, ingat kayo. Kristine, okay lang ba na hintayin na lang kita sa sasakyan? Sasabihin lang sana ako kay Joyce, eh. Sige. Samahan na kita. Joyce! Oh. Joyce, pwede ba kita makausap? Oo naman. Bakit? Nagdadasal lang ako saglit. Salamat. Joyce, gusto lang kita pasalamatan. Saan? Sa lahat-lahat. Lalong-lalo na sa ginagawa mo para kay Kristine. Baka ba wala yun? Ilimutin na lang natin yung mga nangyari noon. Ang importante, alam na natin kung sino yung totoong kalaban natin. At siguraduhin natin na hindi tayo ulit magpapaikot kay Alejandra. Tama. I was right all along. There's really something fishy going on with Joyce. Basta Joyce, maraming salamat ulit. Asahan mo na tutulungan kita laban kay Alejandra. Joyce? Joyce? Oh. Nakita mo si Hannah? Hindi. Bakit? Eh, nakita namin eh. Nakita namin sa labas. Baka sinundan niya ako. Nagdududa kasi sa akin yun eh. Kasi pinaghihinalaan niya ako na ako yung sumira dun sa presko ni Alejandra. Tignan, may pagsabi mo sa amin, wala sila paghihinala sa'yo? Teka, ba't ka naman niya tinuturo? Nakakahalata na ba sila? Si Hannah lang naman, pero yung iba, walang suspecha sa akin. Talagang naghahanap siya ng butas eh. Kasi nga, nakainom niya ng ampalaya shake. Diba? Kasi nga, ikaw yung pinakasala ni Lawrence. Hindi ko na sinabi sa inyo kasi ayoko pang problemahin. Kasi pakiramdam ko naman, ayoko siyang lusutan. Eh ngayon, anong gagawin natin? Baka nakita na kayong dalawa. Ngayon, may bala na siya laban sa inyo. Wala sana nga kung kayo lang dalawang nakita niya. Paano kung kanina pa siya nandito? Paano kung nakita niya kayong dalawa na nag-uusap? Ay, sabihin mo kung may alliance ninyo, patay. Ma'am. Nakausap na si Mark, hinihintay na niya yung kaso isasampan ni Kristine. Actually, nagtataka daw siya kasi kagabi pa pumutok yung balita pero ngayon wala pa ring movement. But he said na mas maganda na yung handa tayo. At kinausap na ni Lola yung partito. Ipaniliwanag niya lahat. At you don't have to worry about that dahil suportado ka pa rin nila all the way. Thank God! You know, at times like this, it's still important for us to show the public that we are united as a family. Yes. Diba? Tita, mahirap maging united kapag isang member ay may tinatago. Anong ibig mo sabihin? Bakit?
Nagbunga na ba yung pagsunod mo kay Joyce? Sinusunda mo si Joyce? Relax, Lawrence. You'll thank me after I show you this. Sabi niya, dadalaw lang siya sa family niya. Yun pala, kikipagkita lang siya kay Noel. And from what I saw, it seems like they're back in each other's arms. Ngayon pa talaga na nasa gitna ng problema yung pamilya niyo. Dadagdag pa siya. Nag-aalala ka pa rin kay Joyce? Kinakabahan ako para sa kanya dahil hindi niya alam kung anong nag-iintay sa kanya. Sinabi ko naman sa kanya kapag maipit siya, tawagan na lang niya ako kagad. Kristine. Tay. Tutuloy niyo ba yung kaso laban kay Alejandra? Anong kaso? Pagkong doon sa lumabas na video, nagpunta ako dito para kausapin ka, Kristine. Para pigilan kang idemanda si Alejandra. Lalo lang gugulo ang sitwasyon. Huwag na natin i-provoke palalo si Alejandra. Muntik na makulong ulit si Kristine. Tapos wala kaming gagawin. Anak niyo yung nadehado dito. Anong klaseng ama kayo? Alam pong ginagawa ko. Okay? Alam pong ginagawa ko. Sundin niyo na ang sinasabi ko para walang gulo. Trust me. Trust me. Friend, iniisip ko pa lang na papasok ka dyan para talaga kaya. Gagawin ko na lang yung ginagawa ni Alejandro pag naiipit siya. Ang magsinungaling. Ako, kaya mo ba yun? Kaya niya yun? Eh, hindi naman siya liar, no? Hindi ka naman liar. Wala eh. Yun lang naman yung dapat kong gawin eh. Kailangan ko malusutan to. Nanginginig ka. Nakakabahan ako eh. Samahan mo na lang ako. Sige. Kaya mo yan, ha? Shakira, samahan mo na lang ako. Samahan mo na. Ah, sige. 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 Tara. Good morning. Good morning. Joyce? Saan nanggaling? Kila Mama. Pero dumaan kami sa simbahan. At least ngayon, hindi ka nagsisinungaling. Sino kasama mo? Si Shakira. I'm going to give you another chance, dear. Mukhang meron kang kailangan ipaliwanag sa amin. What is this about? Bakit kayo nagkita ng lalaking ito? Anong pinag-usapan ninyo? I don't need this kind of scandal right now, Joyce. Marami na akong problema ang hinaharap. Bakit kayo magkasama? Nagkataon lang, nakita ko siya dun sa simbahan. Di ba, Shakira? That's true. Kinuusap niya kasi ako, Mama. Tinanong niya ako tungkol dun sa presscon. Tinanong niya ako kung binayaran niyo daw talaga yung lalaki para daw makulong ulit si Kristine. Siyempre, yung sinabi ko, hindi. Pinagtanggol ko kayo. Kaya ayun, nagkaaway na naman kaming dalawa. Inaway na naman niya ako. Buti nga po nandun ako eh, para mailayo ko siya kay Noel eh. Hindi totoo yan. Iba yung nakita ko. Nagsisinungaling ka, Joyce. Bakit? Ano bang nakita mo? At ano bang narinig mo? Oh. So bakit hindi ka makaimik ngayon, Hannah? Narinig mo bang usapan nila? Hindi po. Pero alam ko, tita, nakita ko yung closeness nila while they were talking. Napakamalisyosa naman pala ng utak mo. Hindi.
Nagpapalusot ka lang dahil nahulog ka yung pangangaliwa mo sa asawa mo. Hindi ako yung sinangalan dito, Joyce. Ikaw! Ano ba? Stop it! Itawan mo nga ako! At tigilan! Ba? What's the matter with you? And the award for the best actress in a pretending role is Miss Joyce Rigor Castillo. Galit mo dun, pre. Congratulations. Hindi ako mapaniwala na ginawa ko yun. Ang galing talaga ng acting coach ko na si Alejandra. Uy, ah. Siguraduhin mo acting lang yun, ha? Baka mamaya magaya mo na yung monster-in-law mo. Oo naman, no. Ginagawa ko lang naman to para mapabagsak siya. Para wala na siyang maisahan at maloko pa. Pero, Shakira, hindi ko pa rin maiwasan na mag-guilty. Siyempre, ayoko namang nagkukunyari ako sa harap ni Lawrence. Mm-hmm. Pero wala akong choice eh. Kailangan ito yung gawin ko para maniwala silang lahat sa akin. Wala din naman akong choice. Pag sinabi ko to kay Lawrence, wala, masisira din yung mga plano natin. Mm-hmm. Let's get that, friend. Eh, pero remind ko lang, dapat pakita mo pa rin mahal-mahal mo si Lawrence. Diba? Paramdam mo sa kanya. Para at least, pag sa dulo, nagkabukuhan tayo. Mas madali kanyang maintindihan. Diba? What's the matter with you? Alam mo, muntik tarang maniwala sa'yo eh. Ba't mo ba sinusundan si Joyce? Ba't mo ba pinag-iinitan na sama ko? Sa asawa ko, ha? Huwag mo na siya susundan. Ay, muna na ako para makapag-usap kayo ng habib mo. Sige, sige, sige. And I'm sorry. I'm really sorry. I should have not let that plant doubt in my mind. Pero huwag kang mag-alala. Hindi na maulit yun. You see? Don't tell me I didn't warn you, Hannah. Muntik ko nang awayin yung manugang ko dahil sa'yo. Obviously, mali yung akala mo at kutob mo tungkol sa kanya. But I just don't feel right about her, tita. Maniwala kayo. Iba yung sinasabi niya dun sa nakita ko na usapan nila. Hannah! Tumigil ka na niyang mga haka-haka mo, ha? Hindi naman totoo yung mga kutob mo, eh! Huwag mo sanang isipin na wala nang tiwala ko sa'yo. You're my wife. Mahal na mahal kita. Kaya buong-buong tiwala ko sa'yo. Alam ka naman yun, honey. Pero siguro sa susunod, mas mabuting ako muna yung kausapin mo para wala tayong maging problema. You're right. Tama ka naman dun eh. And you know what you should do? Just do your job right. Because if you don't, ako ang mawawala ng tiwala sa'yo. So if I were you, I would be running around looking for the witness. And I would leave Lawrence and Joyce alone. Do you get me? Yes, tita. Here. Sige, promise next time, tayo muna mag-uusap. Tayong dalawa. Until now, I'm grateful to have a loving and understanding wife like you. Sa kabila ng mga nangyari noon, nagawa mo pa rin tanggapin ang pamilya ko.
You know, I trust Hannah eh. But I think she hasn't gotten over the fact na iba ang pinakasalan ni Lawrence, kaya niya sinisiraan si Joyce. Hayaan mo kakausapin ko si Mike para pagsabihan ng inaanak ko. Dami ko nang problema eh, dumadagdag pa siya. Meron akong good news para sa'yo. Ano yun? Napakiusapan ko si Kristine not to file a case against you. Talaga? Umayag siya? Yeah. Yeah. Pero meron lang sana akong hihilingin sa'yo. Ano yun? Ceasefire. Between you and Kristine, I told her to stay out of your way para makapag-concentrate ka sa campaign mo. Sasamahan kita kung gusto mo. But please, pabayaan mo na si Kristine. Well, I don't have a problem staying away from her if she will stay away from me. Pero sana pagbigyan mo rin naman yung hiling ko para maging permanente ng ceasefire between Kristine and myself. Ano yan? Ronaldo, alam kong marami nang nangyari. At Ronaldo, alam kong marami na tayong pinagdaanan. Siguro nga karamihan doon hindi maganda. Pero sa kabila ng lahat, mahal pa rin kita. I still love you, Ronaldo. Leandra. Please, come home. Bumalik ka na rito sa mansyon. Para talagang maging isang pamilya na tayo. What's going on, Hannah? Tita, pinuntahan ko yung technician na nag-play ng video. Sinabi niya na meron daw bading na kumandong sa kanya bago yung speech mo. Kaya napagpalit yung USB, tita. Yun ang katunayan na may kinalaman niya si Joyce dyan sa pagsabotahe sa'yo. Lawrence, let me explain. May tinatago talaga yung asawa mo. Maniwala ka sa'kin. Anong tinatago niya? I know what you're doing. You're trying to break Joyce and I apart. Buo ba talaga yung tiwala mo sa kanya, Lawrence? Subukan mo saktan ang anak ko at ibubulgar ko ang totoo. Iboto ka pa kaya ng mga tao kapag nakita nila tong souvenir mo sa akin, ha? Subukan mo saktan ang anak ko at magkakabistuhan na tayo. I have no choice but to give in to what Alejandro wants. Ang ibig mo sabihin, papayag ka na bumalik sa mansion? Alam niyo sa totoo lang, kung galit kayo sa akin, okay lang sa akin. Bakit mo niyan? Tumigas ang puso mo na parang bato. Anyway, that will all change. Parang manahimik niya si Alejandra. Hindi ka rin na naguluhin. Makipagsundo na ako sa kanya. Kahit mag-bis ka pa ng mahal o tumira ka sa mansyon, amoy basura ka pa rin. Baka sarili mo lang yung naaamoy mo. Dahil mas umaalingasaw ang ugaling basura. Ang kapal na mukha mo, retokada. Ang kapal na mukha mo, ambisyosa ka. Baliw! Desperada ka! Kahit anong gawin mong habol sa asawa ko, walang mangyayari dahil hindi kanya gusto. Assistant lang ang tingin niya sa'yo, kaya ikaw, maglaway ka lang.